Nagsimula nang sisantihin o suspindihin ng mga ospital ang mga healthcare workers sa New York State na hindi sumusunod sa utos na magpabakuna kontra COVID-19. Ang resulta, kulang ang mga tauhan sa mga ospital at ipinagpaliban ng ilang ospital ang mga surgery at pagtanggap ng pasyente sa ICU. Plano ng gobernador ng New York na gamitin ang emergency powers para magpadala ng National Guard na pupuno sa kakulangan ng tauhan. Wala namang nakikitang epekto sa New York City ang mayor na si Bill de Blasio dahil marami ng healthcare workers sa lungsod ang bakunado. Tumanggap na ng booster shot si US President Joe Biden para hikayatin na magpabakuna na ang mga nag-aatubili pa rin. Pinayagan ng US Centers for Disease Control and Prevention ang booster shot ng bakunang gawa ng Pfizer-BioNTech para sa mga senior citizens may comorbidities at may high risk na trabaho. Sa France, obligado na ang mga teenager na magpakita ng health pass na katibayan ng pagpapabakuna o negative COVID test para makapasok ng mga restaurant, sinihan, cultural sites at makasakay ng tren. Kaya naman humahabol ang mga estudyante na magpabakuna na. Sa South Korea, sisimulan na rin sa susunod na buwan ang pagbabakuna ng mga edad 12 hanggang 17 at booster shots para sa mga nasa edad 75 pataas. Willard Cheng, ABS-CBN News.